Kasi 'di ba marksman mostly 'yun yung napaprioritize. Or kanina nakita na natin yung switch mismo with the YSS. YSS now more on assassin type of a hero na siya, hindi na siya basta-basta marksman. Napaturayan niya ni Kanashi na kahit nga walang Roger, okay, i-flex ang isang YSS. And then, para naman dito sa another thing, no, pwede ring fighter ang popondohan. Kasi minsan, kung sino yung open eh. Pero yung mga current bans, mostly, binaban out ang Matilda. Yung mga nagmamatter for the rotation, pwede ring Johed ang ibaban out. Or yung mga nakakapag-set ng momentum during the early game. Kung baga laban ngayon is pagalingan na lang din talaga mag-jungle eh. Mm-hmm. Diba? In terms of rotation, automatic, hindi mo basta-basta mapapakawala ng Matilda. Nakakawala lang ang Matilda pag may Selena nakakawala. Diba? Pero looking good for the first pick dito ng side ng Team TP, that is Hayabusa. Medyo tumangkad si Hayabusa. Nung tinitignan ko dito, dati bata lang yan eh. Maganda. Kasi ano eh, yung shadow niya, diba mas lumawak na yung effect. Mm-hmm. So mostly para maabot niya. Para kaya kailangan tumaba din yung legs niya para makapag-leap. Ito question pala. Pag-tanti ko sa Pakito, hindi na siya prior ban. What went wrong? What happened? Actually, hindi ah. Prior ban din ang Pakito kasi with the recent setup, no, with the recent patch, kapag mas makapal yung HP mo, most likely, mas viable ka maging core hero. Pakito, minsan nga nakikita ko siya yung ginagawang core hero eh. Eh, how about XB? Kamusta ang XB? Same pa rin naman ng XB. Mostly, maganda kasi XB, meron ka immortality, agad i-invest. Plus, yun nga lang kasi, after consuming yung kanyang Firaga armor, nabawas na lang, I believe, up to 2 stacks yung kanyang energy. So, hindi agad mapupuno yung energy niya. Pero, viable pa rin naman siya kasi yung tanky, nas na meron ng isang XB, okay pa rin naman. Tsaka kasi nawala yung slow niya eh. Yung mga napupuno yung fire limit, yung overheat bar. Yung stacks niya, yung stacks doon sa gilid. Before kasi may slow yun eh. Pagka na ma-maximize mo, mas mataas din ang slow. Pero going back into our draft, if Pakito, while para sa first three picks dito ng Team Payaman, that is the Hayabusa, Farsa, and Ufra, I believe yung first three picks dito ng Team Payaman, malaki ang chances na ito yung first three nila is the mid heroes. Okay, the tank, of course, support, tsaka mid type of Hayabusa. Well, dito sa kabila, Aether, binabalik nga pala ang YSS dahil from the recent patch, from marksman to assassin, naging assassin forward slash. Marksman na siya. So, again, guys, gumagana sa kanya na mas maganda ang War Axe dahil yung complete stacks niya, nakukuha na. Before, it's, I believe that's half eh, pag marksman, di ba? Mm-hmm. Oo. So, yung physical penetration, that's 3 stacks, I mean 3 pen per stacks, 'di ba? Tapos i-multiply mo by 8, that is 24 times 3, that is around like 72, I believe. So, ganun 'di ba? 72. 72 agad. Plus that malefic roar plus 50 tapos kaya bala. Everyone cannot be tapos orange buff. Kaya na bala. And there you go, Grack is removed by Team Payaman dito dahil inaalisan nila yung potential na mangmamama ang Aether. Aether is isa mga consistent team na gumagamit dito ng crack. And Benedetta as well, removed by Team Aether knowing na ang Eve kaano na kabangga-bangga na. Diba? Kung baga pagka tinamaan sa burugan, nauusog na siya. Before hindi eh. Kumbaga yung shield coming from that real world manipulation, wala na yon. Pwede mo na siyang ma-cancel. So, kinakailangan ma-taunt mo lang siya or with that wild charge, di ba? Pwede rin sana or pwede rin naman, well, andito pa rin naman ang isang Fofra, no? Yun yung maganda sa na-pick dito sa side ng Team Payaman. And Reggie yung gagamit. Reggie with the Kofra, kumbaga minsan sabi ko nga, momentum wise kung sino magdadrive eh. Pero para dito sa second phase of pick eh, sino nga bang pick ng Team Payaman? They are going for that Beatrix na nasabi ko nga kanina, isa sa mga naging signature hero ng Team Payaman. Samahan mo pa ng Samus. Mas maganda, kumbaga yung dalawang picks na nasa ano, actually, Hayabusa ba isa nila? Hayabusa, Beatrix. Okay, tatlo. Yung 3 picks nila eh naipasok ng Team Payaman dito. Now, eto maganda dito. Pag hindi na talo ang Team Payaman dito, ibig sabihin nun, yung Team Aether eh handa dun kung paano mag-draft etong Team Payaman. Anyway guys, sa mga hindi pa bumoboto, make sure to practice your rights to vote kung sino sa tingin nyo ang mananalo para sa third series. Again, this Team Payaman versus Aether, best of 3
ng ating tournament. And check nyo na rin ang ating pin comment kung gusto yung manalo. Nakita nyo naman kung ano mga pinagbibigay natin. AK-33 of the 1000 Gaming with the wireless RGB keyboard. Keyboard. Ayan, headset. Keyboard, headset. Saka happy birthday na din kay Aldrin. Ayan o. Happy birthday kay Aldrin Farinas Maniego. Happy, happy birthday sa'yo. Ayan. Mabuhay ka hanggat kinakailangan. Hanggat kinakailangan. Pero ito na ka, dahil para sa ating third series for this afternoon, we'll be having Aether laban sa Team Payaman. Prof, itong dalawang teams na to, no, well, maganda naman yung performances. Although, Team Payaman, as of now, parang nagkaroon lang sila ng isang series na natalo. Mm-hmm. So, medyo meron silang statement. At nasabi mo nga kanina, tatlo sa kanilang comfortability or master hero ay napunta sa kanila. Kung stats ang pagbabasihan ko, I'll go for Team Payaman. Kung pagbabasihan natin, kasi napasok nila yung 3 picks nila eh, na most peak. Ibig sabihin nun, dun yung pinakamalulupit or pinakamagagandang galawan nila. So, basing on paper, drafting, I'll go for Team Payaman. Tsaka kasi tinamo may kamay sila dun, oh, yun, oh, nakaganon. Diba? Sa TikTok yan eh, she may go clap, clap, clap. Yan yung... Affinity! Oo nga! Kasi hindi, tamatans ka na kasi, hindi ka nagti-TikTok eh. Yeah, oh, yeah, see. Yeah. Pero ano, yun yung maganda sa ano ngayon na sa ML Affinity, may partner. Most likely, ibig sabihin nun, yun yung lagi mo nakakasama. And with that, kumbaga yung chemistry na de-develop na. Pero let us head on dito sa ating series number 3, Team Payaman, laban sa Aether. Muntikan kong pang ma-pause kasi titignan ko yung gamit. Pero anyway, eto na nga ang ating game number 1. Hindi mo pa sinasagot, Bima. Kanino ka kakampi dito? On paper lang, on draft lang, talaga. Kung paglalaroin ka. Ako dito ako sa side ng Team Payaman. Kasi ano, nakita ko paano gumalaw si Reggie. Reggie with the Jawhead. Kumaga aggression eh, momentum wise. At kung babalikan natin mismo yung analytics natin kanina with the head-to-head. Mostly, sila nagdo-dominate for the first blood and that was 7. Diba? Sila yung lagi compared to Aether. Pero saka kasi, tignan mo nga si 2, oh, talagang mapapansin mo pang TikTok talaga yan. Yan si 2, diba? 2, naman, 2. Oh, diba? Sabi sa inyo talaga, TikTok talaga tong ano eh, Team Payaman, pero very aggressive move ang ginagawa dito ng Team Payaman, especially etong si 2, tinututo kanya mismo etong mid lane, which is ang kaharap niya dito, si Salam. Nakakaramdam siya dito ng swerte kahit ang pangalan niya Salam na paatras ng bahagya. Eto si 2, tumatanaw lang muna siya kung meron pa nga abanting ibang hero. May testing lang kasi, pero mamaya tatiming din naman yan kung pupwede na. Pero on to the top lane, look at that aggression. Medyo ano, medyo natanto sa nag-sway, ni-sway no more si Kirk. At medyo masama yun. Kasi syempre, early into the game, gusto mo na makuha mo agad yung mga cards. Especially yan ay explain. And with that, dahil napauwi siya, well, maganda naman. Dahil itong si Kamote, papauwiin niya rin naman yung katapat mismo ni Kirk onto the top lane. Pero with that, mukhang hindi rin siya makakauwi. Dahil napakabilis na aggression coming from regret. Dahil ito mismong YSS. Ang ganda ng rotation onto the top lane. Ito na ang pagtalo mismo ng mga membro. Ugi siya doon, kailang mag-isa. Tinamaan ka nga naman ng Salam at patay na rin naman. That's a 1-for-1 exchange. Is still in favor of Team Aether kasi mas maganda ang pwesto nila pagpasok dito sa turtle. Ang nangyari kasi dito is yung mountain shock revealing the position. Tsaka alam po mapasok. Eto si Chester jumping in. Aatras muna Ugi o Mina Shadow. What attack? Ay! Tinamaan na dito si Natalia. That is Chester. Kung hindi ako nagkakamali, which is isa sa mga pinakamagaling na nakikita kong nagnanatal at inabangan na siya dito ng Team Payaman. Tuto ang ating score pumasok dito with a curse of throw. Tinamaan plus the stun habang si Alice lang sinusustain na kanyang sanil. Most likely, bailout mountain siya karang sagot. Jump in with that Ugi shadow kill. Salam, steal, sinuwerte siya doon. Hindi pa rin naman mamalasin so far kahit na kanina napatumba mismo si Salam. At saka ang ganda ng pinakita mismo nung far sa kanina with that flame shot na kumonekta. Pero Reggie on the other hand, dito lang ang providing enough vision gaming para sa side ng Team Payaman. Well, 2-2 ang score, pero looking at the goal difference, Team Payaman still does have the upper lead. Mas maganda kasi unang rotate nila eh. Yung ikot nila plus yung pagiging aggressive, may mga minions silang na-skip dito with a jump in, 3-man, nakapanggagawin dito, I mean, 3-man rotation at tinamahan dito sa baba,
and still good move. Maari nila makuha ang Torre. I believe sa LAM kailangan mo umatras dyan kasi kalahat lagpas na nga sa kalahati eh. Konting wala na lang yan. 1-8 na lang eh. 1-8 na lang ang HP bar na rin dito. Oh, so that bottom lane, pero look at that Chessman. Mali! Mabuhay pa rin naman. Kaso naligaw na naman si Chester. Hindi naman kakagat mismo yung kanyang exclamation notify kasi masyadong malapit yung doon siya sa tatlo mismo. Natanto sa nabantayan din siya eh. Kailangan exclamation follow muna bago mo muna tantusan kasi susundan mo muna yung hero eh. Titignan mo yung buhay niya, and this is the second time na nagminti si Chester. Yung kanila natalya na ang dapat niya with that execute, patay na dapat si Tams. Though na finisher naman siya dito eh, ni YSS. Pero another one onto the bottom lane, sumablay na naman. And this is a one-trick pony. Pagka sumasablay ka, tulad neto, may pag-jump in, tinamaan na ang kanilang Beatrix. Aatas muna mga member ng Team Payaman, regaining composure, either nakakabalik sila ng bahagya, inaabangan. Eto si 2. Wow! Ang lupit naman ni 2. Sabi, hindi naman ako tutulay dyan. Doon ako sa kabilang daanan. Atawid lang kasi siya. Hindi siya tutulay. With that wings by wings, he was able to do that mamba out. Pero look at that reaction. Ayun. On the top lane. Si Kurt with the knock-up strike being committed. Also, hindi yeah, naman sila agad-agad makikipagbakbakan dahil sabi nila, buy time lang for the turtle. Pero traceless ah, ang ito kami regret. Look at that YSS by the man. Shadow kill. Kukumit niya ba? Pero sabi niya, hindi muna. Kakalma lang muna saglit. Grabe naman yon. Dangkukunat ang mga hero. Diba? Every time na pumapasok ang mga Team Payaman dito, napapanguya si Reggie. Dahil shoutout sa mga bagong braces dito. There's a jump in the nagmintes. Etong si Reggie, bandang Gedli. At aatras ulit ang Team Payaman. Naka-braces kasi ako, sorry ya guys. Pero tuloy-tuloy pa rin naman yung aggression. 14.8 to 14.4. Well, mm-hmm, yung sinabi mo na to kanina, Prof B. Although Team Payaman, maganda yung nagiging rotation nila. Ang nakikita ko dito for the side of Aether, hindi sila pumapayag na makuha mismo ng Team Payaman solely yung momentum. Little by little, nakikipag-trade sila. And with that being said, nagiging tatlo yung kanilang rotation na ginagawa. Eh, kumbaga, 3 against 1. Inaantay nila kung merong maliligaw. Pero speaking of pagkaligaw, si Chester, nag-aabang lang siya. Pero yung ibon natin, may layo pa rin naman lumipad. Pero Reggie, ang ganda ng pwestuhan niya dito. Although, traceless out lang naman, ang i-commit ni Regret. At talaga naman, hindi niya pagsisisihan. Kasi pag nag-stay siya doon, most likely siya'y mabibigyan. Tinatakot-takot lang muna siya dito. May konting chane, kalmot, at aalis agad. Eto si Chester. Knowing alam nila yung position dito, Mountain Shocker being popped by Team Aether going in for that invade with the traceless out na muna. Bebuelo, etong si Reggie, aatras na rin. Eto si Salam. Naku po! Kinapitan nila with a two-man rotation dito habang may pagyakap na gagawin. Salam, trying to bail out. Naispata naman ni Kirk. Kaso si Kirk, medyo late na nga sa ating pasukan dito. Still 5-4 in favor of Team Payaman. Lamang lang ng 600 pero ang ganda ng farming na ginagawa mismo ni Thams holding that 3.7k network against an Alice with a 3.9. I believe ito mamaya itong dalawang to, sila magsusunugan ng buhay eh. Then later on, yung kanika nilang mga assassin like si Chessman, yung Hayabusa versus si Regret, yung kanilang YSS, sila mag-uubusan dito ng kanika nilang mga buhay. Ang si Kaylang ang magiging pinaka X-factor dito ng Team Payaman. That is a solely a natural marksman. Can give damage pagpasok din sa late game. Pero ito na nga yung damage na sinasabi mo nga kanina. Dahil yun ay nagmula mismo kay Spook. Flame shot kumonekta. Si Regret, kinakailangan muna mag-kill out. Look at Conrad. Pero siya mismo yung natusta doon sa impyerno na kanyang nilatag. Pero with that, two members of Team Aether mismo, yun napakalasag nila doon. Kalas-kalas. Pero samantalang, yun din pala yung naging objective nila. Dahil onto the middle lane, look at the Chester. Oh, hearts kung oh, hearts lang. Kaso masyado siya nag-overstay. Okay, shadow kill. Kinasadya sa kanya mismo ni Chessman. Alam mo kasi dito, Bill, dyan sa galawan ng mga ganyan, eh, talagang binibigyan lang namin ng space. Tsaka kami pupush. Diba? Napunit yung kalasag eh. Yung ano namin, mga baluti, kaya kami napatras eh. Tulad neto, pumasok na dito with a real world manipulation. Ang daming pulado na nga with a curve. Makakaligtas ba? I don't think so. Pumasok rin naman si Alice just to show away ang mga membro ng Team Payaman. Good move. Pag nakaw ng buhay, pag umet, sabay Alice at wala na nakaligtas para sa dito ng Team Aether. Eto naman, Oha Parts pa rin ang kanilang walking CCTV na si Chester. If ever may pula doon maligaw, auto pick off using that kalmot plus that execute. Waiting for additional CCTV, tinalo na nga at wala na naman nakakita. Siya na naman mag-isa. Ang dami-dami nga naman talaga mamalasin. Ako pa?
Ta mismo yung sinasalam dito kasi yung pangalan niya mismo, ganun yung ginawa na dito. Nung natutok yung shadow kill, being committed, at mapapatay na naman si Jester. Tatlo ang napatumba mula sa side ng Aether. And with that, ito si Kurt, kinakailangan mismo mag-twerk-twerk ka lang muna dun sa gilid. Huwag ka muna mag-commit kasi delicates din yung magiging buhay niya. Alam mo, si Salam kasi, ang ganda na sana ng mga positioning niya minsan. Kaso kasi, you cannot do that when you have this Hayabusa. Hayabusa, pwede siya mag-bail it, pwede rin siya mag-bail out na easy-peasy, pwede niyang gawin. Yun yung potential eh. Diba? Nang isang Hayabusa eh. Tama, I love the word, kailangan more on positioning. Gandaan pa niya kung may mas igaganda pa yung position kasi naka-ready na eh dito sa Gedli versus dito kay Salam. So most likely, etong si Salam laging yataps. Eto na nga with that Feather Earthstrike, time to steal that orange buff. At alam na rin mismo ng Aether na hindi sila makakalaban sa ganung position. Pag pop na Feather Earthstrike, alis sa jurisdiction o doon sa area of effect mismo ng skill. While eto si Chessman jumping into, niyakap na nga ang kanilang upwards sa si YSS. Ito na yung position na sinasabi mo kanina, real world manipulation, kinamit naman in a good situation kasi nandun siya right under the tower. Pero oh, Hobarts, si Reggie, Hobarts, look at the tower under the top lane, nakalahati nila yung buhay. At sinasabi mo nga yung dating, Void Crystal coming from Salam, tinatangke lang ni Sway no more. This Tamus is unstoppable as of now, even though hindi siya mismo yung nag-rack up ng mga kills, no? Kung mapapansin mo, nagiging frontliner malala siya ng team Payaman dito at hindi siya napipigilan doon. Anong isa sa mga tingin ko dito, no, ramdam mo na nasa may problema na dito ang Aether, is etong si Natalia, sumasideline po siya. Usually, that's hunting, hunt for a kill eh. Heptasis, execute, yun ang nakakatakot sa kanya. Pero hindi siya naging effective for the first 5 minutes. Ngayon, eto yung pinaka-blind bin nila. Bumutas muna dito ng Torre while dinidepensahan mismo ng isa sa mga ulti standard with a real world manipulation. Pumutok ang buhay ni Kirk. Umaatras na muna siya with a down 5 flame shot sa mukha. Hindi ka na makakaligtas. Si Chessman overhead against YSS. Nasa na Feather Earthside tinamana with that mini stun. 0.3 seconds na lang inulang mumuntikan kapag nga 3 man down for the side of Team Aether. Sabay babasag ata sila dito sa bandang baba. Pero yung kumpiyasa ni Regret, o parang hindi siya muna uuwi, bumunti ka na siya. Buti na lang, nandun din naman si Salam para iligtas ang buhay niya. Alam mo, Prof. Vicky, na kailangan ito si Salam. Huwag masyadong kumalam yung kanyang sikmura. Huwag siya masyadong maging halang. Kasi yung positioning, sabi natin pa ulit-ulit, kinakailangan maganda ang positioning niya para makasal niya mismo yung real world manipulation and those stunts na mako-commit. At kita mga naman, dahil kanina pa siya paulit-ulit na namamatay, he did invest into brute force breastplate. Kumbaga nagkapit-pitan na eh. Hindi na ako pwede mag-invest onto having those mage items kasi kinakailangan muna ngayon survivability. Pampatagal lang, di ba? Kung makakapag-aksaya ko yun ng skill sa akin, sulitin nyo na. Maglalagay muna ako ng defensive item dito para mas tumagal at makapaglapag ako dito ng aking skill. I believe okay naman yung itemization choice niya para mas ma-maximize yung potential ng kanyang real world manipulation. Bebuelo na naman si Reggie, pero that's only a fake jump. Open and Lord dito, dalawang option dito ng Team Aether. They can go for a maximum challenge against the with the Lord. Or, bigay nilang Lord muna, depensang Marino, tapos balik sila para sa Enhanced Lord. Pwedeng ano, no, makikipag-testing the waters lang din muna sila. Well, pwede rin naman makipag-fake Lord itong Team Payaman. And with that, looking at their dispersion mismo sa mapa, maganda yung pwesto ni Reggie dito, ha. Kapag may dumaan mismo dun sa may orange buff, most likely, mabibigyan niya ng isa eh. Kasi parang andun na nakafocus yung fire niya. Wherein, dito naman si Chester na nasabi mo nga to kanina, siya yung nagmimistulang walking CCTV. Well, as of now, kung mag-uube strategy ang Team Payam, most likely, hindi siya pwedeng makapick off dyan. Pero si Kirk, on the other hand, ganun din naman ang gagawin. Papareaksin, kahit na nakita na nila yung mga miyembro ng Team Payaman, Aether still prefer not to engage doon mismo sa sa Lord Pit. Ang ginawa kasi nila is they're trying to steal eh. Diba? You try their luck para sa kanilang mountain shocker. Pero tinan mo naman, sinalo nila lahat ng skills dito. May Ugi Shadow Kill, combination ng Feather Earthstrike, dalawang miyembro agad ang tunaw at bura sa mapa ng ating Team Aether. Habang si Kirk trying to defend, nagpapabol lang siya, buying some time, hindi makalabas sa damuhan. Mismo, eto pa nila sinatala, nagsilbi siya para si Hilda na lalas sa lablang ng damuhan with a bit of sanction. Gusto niya mag-grow as a player, pero na-shaken and baken siya. Nalilito na sila kung saan sila. Uuwi pa sila sa base mismo ng kalaban. Sila babalik dito. Eto na nga, tatakbo na with the blood out. Wala muna maingay. Nakikita ko, Cleaners, try to sustain, uuwi na muna ako. Sorry na, nai! Hindi ka makakataas, bata! Binigyan ng isang malupitang latay, kinatay agad-agad yung Alice at yung Lord nakapasok mga dito sa base militar na meron ng Aether with that mountain. Sucker being proc,
trying hard to defend this, and the Lord will be melted down by Aether. Samantalang progression pa rin naman ang gustong mangyari dito ni Sway no more. And look at the real world manipulation, nilapag na mismo ni Salang, pero may pagpasok at may pagyakap din naman sa kanyang mukha. Kirk mabibigyan ng isang banaya din na double kill coming from Jessman. Gusto niya nang magmate talaga, Prof. The apat or tatlo ang nawawala mula sa side ng Aether. Tuloy-tuloy pa rin naman pagkarampag. At mukhang eto na ngayon dahil yung game 1 ay mapupunta sa Team Payaman. Knockdown Pembo. Pero that's it guys, nakita natin resulta ng paghawak ng tatlo sa pinaka-favorite picks mismo ng Team Payaman. Kaya I believe na at least isa doon alisin nyo. Kung mag-uunahan ko kayo kung may isa akong aalisin doon.